We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus went out and made his way, as was his custom, to the Mount of Olives. His disciples accompanied him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you may not be out to the test." He withdrew from them about a stone's throw, then went down on his knees and prayed in these words, "Father, if it is your will, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." In his anguish, he prayed with even greater intensity, and his sweat became like drops of blood falling to the ground. Then he rose from prayer and came to his disciples, only to find them asleep, exhausted with grief. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa ikalawang istasyon, ating nasaksihan kung paanong lumapit ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama sa panahong siya ay nakakaranas ng matinding panghihina at pag-aalinlangan sa kanyang misyon. Tulad ng isang maliit na bata, si Jesus ay tumakbo sa kanyang tatay na sa pamamagitan ng kanyang pagpapapako sa krus at muling pagkabuhay, lahat tayo ay ginawa niyang isang pamilya, magkakapatid sa iisang Ama natin sa langit. Sa dialogo, mahalagang bigyang diin kung bakit natin kailangan makipag-ugnayan sa mga taong taliwas o iba ang paniniwala sa atin. Ito ay sa simpleng kadahilanan na lahat tayo ay pinag-isa ng Panginoong Ama bilang isang pamilya. At siyempre, sa pamilya, hindi pwedeng pabayaan na lang ang mga gusot at sama ng loob sa pagitan ng bawat isa. Kung tutuusin, wala ito sa plano ng Diyos. The Lord never willed to have a broken family. Our church, the people of God, is broken and separated because of our human sin and weakness. Ganun pa man, puspos ng grasya ang pamilyang ito. With faith and trust in the Lord, we can begin a successful dialogue with others and unite this family once again. Kailangan lamang natin tandaan na iisa ang ating Ama sa langit at atin ding pagtuunan yung mga bagay na madali nating pagkakasunduan. Kadalasan kasi, tayo ay masyadong nakatuon sa ating mga pagkakaiba, sa mga alitan natin. Kung puro ganito na lang tayo, talagang walang mangyayaring dialogo at walang pagkakaintindihan o kahit paggalang man lang na mabubuo sa bawat isa. Paano na lang ang ating pamilya? Mga kapatid, hindi madali ang dialogue. Maraming beses sa prosesong ito, tayo ay manghihina, mapapagod at gugustuhin na lamang na sumuko. Pero gaya ni Jesus, tayo ay lumapit sa ating Ama at sa Kanya humugot ng lakas. United with our Father in heaven, we can fulfill His will and create a family living in harmony and mutual respect. Manalangin tayo. Ama namin,
Salamat po na tinuring mo kaming iyong mga anak, kasama ni Jesucristo na aming kapatid, at binubuklod mo kami bilang isang pamilya. Naway sa pagitan namin ay manaig ang iyong wagas na pag-ibig. Give us humility and patience so we can begin this dialogue and become more like the family you want us to be. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us.